Si Raul Morales Sunico ay isang mahusay na concert pianist, guro, administrador, at manggagawang pangkultura. Isinilang siya noong 1948 sa Santa Cruz, Maynila. So I finished my Bachelor of Music at UP, and then I went on to math, which was the career that I really envisioned for math and statistics. And I started to work in a bank after that and taught mathematics also at UP. However, about a couple of years after that, I became the substitute pianist for Malacañang for the President Marcos's birthday. And Mrs. Marcos heard me for the first time. And to cut the long story short, she offered me the scholarship. So I went to Juilliard School in New York, where I auditioned and was accepted. And that's how I decided to pursue my musical career instead. Ilan sa mga postgraduate course niya sa ibang bansa ay ang Master in Music sa Juilliard School sa New York at Doctor of Philosophy in Piano Performance sa University of New York. Aktibo niyang isinulong ang pag-aaral at pagsasanay ng mga susunod na propesyonal sa musika sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangasiwa sa mga paaralan at kolehiyong pangmusika. Naging dekano siya ng UST Conservatory of Music mula 2002 hanggang 2016 at dekano ng St. Paul University College of Music and Performing Arts nitong 2020. Bilang pangulo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2017 ay itinaguyod ni Sunico ang pag-unlad ng mga programang pangsining. Kasinlawak ng ginawa niyang pagkukonsyerto sa buong mundo, ang kahanga-hanga niyang repertoryo na tinutugtog niya ng walang tinitig ng kopya. Normally kasi pag nag-recite ka lang na solo, minememorize mo lahat ng program mo. I mean, it's not unusual for one to memorize the whole solo recital. But I think what happened was that alam ko kasi since I was young na I could memorize easily. Nakapagtakda siya ng mataas na pamantayan para sa nakababatang henerasyon ng mga pianista. Halimbawa nito ang pagtugtog niya ng apat na piano concerto ni Sergei Rachmaninoff sa loob ng iisang gabi noong Setyembre 14, 2003 sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. So then I figure out, malakas naman ang memory ko, let me try to pursue it further. Kaya nga yung nag-4 Rachmaninoff concertos ako, actually I knew I could do it. Sabi ko, let me try. Kasi if you play just one concerto, that's regular. Two concertos, medyo okay. Pero four, nobody had done it in the whole world. Ako pa lang ang nagkagawa nun eh. No? Kasi yung concentration for you to be able to find out kung ano yung susunod na nota, ano yung susunod na phrase, ganun. And especially with the orchestra, you have to know when to come in, you know, and how to be together. So that's where the challenge was. Tumulong siya sa pagpapaunlad ng edukasyong pangmusika sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang serye ng mga aklat at textbook. Pinayabong niya ang repertoryo ng piano sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang areglo at pagsasaplaka ng mga awiting bayan at kundimang Filipino. Yung first Filipino recording ko, this was a fundraising for the Manila Metropolitan Theater, no, dati. So, naisip nila, well, through Mrs. Chingay Lagdameo, the deputy director noon, to have a CD recording of mine na parang fundraising for the Met. So, she gave me a copy of a CD where a pianist was playing Beatles songs, pero each Beatles song was parang in the flavor of a classical composer. So, sa inisip ko, I probably can do that for Filipino songs. Sa mahabang panahon na patuloy na paghahasa ng kanyang sining, naipamalas ni Sunico kung paano maaaring maging isang mahusay na concert pianist ang isang Filipino na kayang makipagsabayan sa iba pang mahuhusay sa mundo. In order to be successful in your career, first of all, you have to make sure that
you have to aspire for the highest level of excellence for artistry. Okay, it's not enough to play the notes. You have to know how to play the notes also, how to make them beautiful. And there are so many details in trying to perfect or how to improve your art. Okay, so always strive for, and sabi nga nila, always strive for perfection, which you will never attain. But you always strive for the nearest that you can actually go for perfection. Ang ano, dapat i-shed natin yung ating usual Filipino mentality na bahala na, o yung pwede na yan, that's something that we should try to transcend. Para sa kanyang mga ginampanan bilang musikero, guro, administrador, manggagawang pangkultura, upang makapag-ambag sa pagpapalaganap ng musika sa Pilipinas at sa pagbuo ng isang modernong pagkakakilanlang kultural na Filipino. Ang Gawad CCP para sa sining sa larangan ng musika ay ipinagkakaloob ngayong ikapito ng Pebrero, 2020, kay Raul Morales Sunico.